Hindi ko pinanghihinayangan. Hindi ko rin pinagsisisihan ang pagtalikod sa magarang pamumuhay sa syudad. Sobrang pasasalamat ko sa biglaan ko pagpunta dito sa Nueva Vizcaya. Hindi naman planado to eh. Aksidente lang ako napadpad dito. Niwala sa hinagap ko na ito pala ang lugar na alam kong pwede na akong manirahan pang matagalan. Dito ako nararapat. Tawagin na natin itong The Province of Sleepyheads. Nakakantok eh. Parang gusto ko na lang lagi matulog dahil sa klima dito. Naturally beautiful. Naturally vibrant. Welcome to Nueva Vizcaya. Bro, galaw-galaw. Baka ma-stroke. Okay, good morning Nueva Vizcaya. Kamusta ang tulog ninyo? Ako ay masarap ang aking tulog ngayon. Bago kami... Hindi pala. Baka pwedeng magliwaliw-liwaliw muna tayo dito sa Solano ngayong araw na to. Sunod-sunod na kasi yung alis namin eh. Kung saan sana kaming kasulok-sulukan pumupunta. Hindi pa natin naikot bro yung... mismong bayan, gustong-gusto kong, alam mo yon yung talagang random na ikot lang tayo doon. Tapos bahala na kung anong mangyari. Ano, game ka? Game ko ya? Game? O sige, pagkatapos mag-edit dyan, ako, eh magluluto muna tayo ng, wait lang, kukunin ko lang. Magluluto tayo ng... aso to dito, si Hanji. Hindi ikaw, lulutuin ko. Hindi ikaw. Against tayo sa mga kumakain ng aso. Nakatikim na ako dati, pero hindi na yun maulit-ulit. Dog lover na ako ngayon eh. Sakto lang, hindi naman masyado. Sakto lang. Kasi minsan umiinit pa rin ulo ko sana pag pasaway. Ang mga dog lover, kapag pasaway, ang aso, nagiging pasaway din eh. Magluluto tayo ng galunggong. Napakadali magpito ng galunggong. Pag umitim yan, sunog na yan. Tahong. Sa pagluluto ng tahong, unahin mo yung luya. Bawang at luya. Isama na rin natin agad ang kamatis. Nalalagyan natin ng malunggay. Nababanlag na ba ako guys? Kasi pag wala akong salamin, yung GoPro ko, hindi ko na makitang... sabog na talaga guys. Sabog na ang aking paningin. Pagkatapos yung mailagay ang tahong, ay halu-haluin nyo lang. Tapos lagay nyo ng saktong tubig lang. Hindi madami. Pagkatapos, ilagay nyo na yung malunggay. Konting asin. So okay na yan. Sa pagluluto ng kanin, hindi ko na kayo tuturuan. May mga rice cooker na makayo eh. Minutes 2.4 kilometers. Okay. Let's go. Okay. Saan ba? Naliligaw na yata ako. 4:35 ng hapon. Ngayon pala nagsisimula yung araw natin. Sabi ko na nga ba, naliligaw ako. Wait lang. Mag-ano muna ako. Ngayon pa lang nagsisimula ang ating buhay sa pagbablog. Baka mahulog ako sa kanal kasi nga merong kaganapan ngayon sa residensya ng Pamilya Peralta. Yung anak nila na si Hannah
eh birthday ngayon. Kailangan ko lang pumunta ng poblasyon ngayon dahil kailangan ko mag-upload. Medyo may kahirapan tayo sa internet dito sa Solano kasi nga yung internet ng tito at tita dito ay yung pang home broadband lang, hindi yung tipong sobrang lakas ng ginagamit ko sa bahay o ginagamit natin dito sa Maynila kasi pang personal use lang naman nila yun. Good thing na meron tayong kaibigan, ayan, shout out kay Balot Official. Bro, maraming salamat, alam ko pinapanood mo to, shout out sa'yo, maraming salamat sa pagtulong sa akin na i-refer mo ako sa iyong kaibigan dito na si JM na makikonnect ako sa kanyang internet, sa kanyang business dito. At bago ko nga pala makalimutan, welcome back to another Van Life episode. Simula ngayon, hindi lang mga atraksyon ang pupuntahan natin. Gusto ko rin ipakita sa inyo kung ano talaga ang mukha ng pamumuhay dito sa Nueva Vizcaya. Welcome to Nomad Created Studio. So, yun yung balak ko, din sa taas. Ito si JM Segundo, kaibigan ko. Isang negosyante dito sa Solano. Nagkukonekan ko ng internet. At kahit kaliwat ka na ang trabaho, meron pa naman siyang tinatawag na hub. So parang, kunwari, same controls yan bro ng pagpapalipad ko ng drone? Regular, nakagit ng ganyan. So, pag tinaas mo... Hindi kami nagpa-PlayStation ha. Sinusubukan yung impluensyahan, yung isang malakas din mang impluensya. Pag sa FPV naman, pag pinatay mo, free fall siya. Tinuturuan niya ako kung paano mapalipad ng isang FPV drone kung tawagin. Power niya, angat lang siya. Hardcore ha. Wala sinaboy yung remote control ng DJI Air natin. Siguro yung influensyan mo ako na mag-FPV. Yung mga lipad ng mga drone na gumaganyan-ganyan, lumulusot sa bahay. Kasi maganda yung sa content mo, lalo't ano, outdoor ka. Malay mo. Misa lang to bro sa hobby mo or related to sa hanap buhay mo. Hobby na naipukonek niya sa kanyang studio. Totally, JL Events kasi yan ang first naro namin. JL Events is the mother business. May studio para sa photo and video coverage para sa kahit anong klaseng events inside and outside Nueva Vizcaya. Meron ding mga damit para sa iba't ibang okasyon, especially weddings. At gumagawa rin sila ng mga souvenirs and invitations. And soon, nilook forward din nila na magkaroon na ng coffee shop dito. Hello. Pwede na yung di ba ako nag-seminar eh? Ang JL Events ay matatagpuan sa National Highway, Barangay Quirino, Solano, Nueva Vizcaya. At kinagabihan, nagliwali muna kami sa bayan, nag-food trip at nagkwentuhan. Ayan, Kuya Boyty, dahil madalas ay ginagamit natin si Spike sa pagbiyahe dito sa Nueva Vizcaya, ngayon nahingi tayo ng konting experience ni Kuya Boy P. Kuya, ano ang pinakamahirap na experience mo na naranasan sa Philippine Loop? Madami. Tulad na ano? Ito parang ganito, yung position kong ganito. Nakatulog ako ng ganito bro, sa sobrang pagod. Kasama ko yung Hampas Loopers. Natulog kami sa pier, mahiga kami sa mga motor namin. Kasi hindi kami pwedeng humiga sa lapag eh. Wala rin mga kaming hotel na matutuluyan. Ilang beses na ganun? Marami na. Sa sobrang pagod mo, jacket nakatakip ng ganyan, parang ganyan. Tapos pagising namin sa umaga, yung sasakyan dapat namin na barko, patawid sana ng ball yun eh. Hindi kami natuloy. So sayang lang yung puyat at pagod namin na nakatakip. Plano ko diba mag-motor? Oo. Kahit ano naman sinasakyan ko eh. Oo. Ano naman yung pinaka-best na experience mo sa Philippine Loop? Di ba, tayo dito sa Nueva Vizcaya, nagka-travel-travel tayo, di ba? Oo. Kapag nag-Philippine Loop ka, mas marami kang makikita. Mas marami kang pwedeng i-feature dito na mga lugar. Siyempre ito buong Pilipinas na yun. Ano yung tip na pwede mong ibigay sa akin pag ginawa ko yung Philippine Loop na yun, kuya? Unang requirements dyan, dapat maganda kang lalaki. Tapos yung bigote mo, sakto lang, hindi masyado mahaba. Tama-tama na lang ganyan. Sakto lang kapal. Oo. Tsaka pangatlo, dapat daw kahawig daw ni Boy first time. Bakit nga ba tayo napagkaamo ng magkapatid ko?
Madalas. At ang biruan na kwentuhan ay nauwi sa seryosong usapan. Lang. Sabi ko nga, huwag mong ikukulong yung sarili mo sa bawat gusto mong gawin. Ako ba mentor mo? Oo, syempre. Huwag mong ikukulong ang sarili mo sa pagmumotor lang. Malilimitahan ka. Kumbaga, kung sa ulam, nag-uulam ko ng sinigang, pero may isa pang ulam na mas masarap sa sinigang, hindi mo makain kasi yan doon naman dapat sa sinigang. Dapat, parang karinderya. Para lahat ng mga ideas mo, may lalabas mo. Gawa ka ng iba't ibang klaseng konti. Tulad na lang sa travel. Tulad sa akin, hindi ako nagpapakulong na naka-motoblast-motoblast. Kung meron mo naman palang pwedeng gawing pang-iba na pwede kang mag-sasakyan. Marami kang magagawa. Marami kang malaki yung magagalawan. Maraming experience. Mas maraming ideas sa pwede mong gawin. Kasi kahit ano, pwede mong gawin. Yumaman ka, hindi ka naman yumaman motovlog eh. Oo. Binibiro lang naman namin ikaw ng motovlogger. Motovlogger, oo. Pero joke lang yun. Yumaman all around. Yumaman all around the world! Okay na ba yun? Okay na yan. Sige. Magaling ka na. Galingan mo pa. Magaling na. Meron tayong human tripod dito eh. Yan. Tatayo, bakit labulutang ito? Kayo kasi, judgmental kayo agad eh. Okay, ito lang ang ano ko sa'yo, ang payo ko sa'yo bilang hindi na mentor, bilang isang kuya mo. Nasimulan mo na yan, magtutuloy-tuloy lang yan, hihinto yan kapag uminto ka. So lagi mong pag-iisipan every time na di-discourage ka, o na di-discourage ka, or na-burnout ka. Lahat ng mga yan, pahinga lang ang kailangan. Hindi mo kailangan uminto, kailangan mo lang pahinga, humingi. Doon na mapapagod ka lang sa kakabiyahe. Kasi iba yung nagte-travel ka na nag-vlog. So dahil hinga natin yung travel, mag-travel ka nang hindi ka nag-vlog. Huwag mong ilalaban yung sarili mo na alam mong nasistress ka. Hinga mo lang tapos ituloy-tuloy. Basta tandaan mo yun. Tuloy-tuloy yan as you maman. Pero kapag ikaw huminto, hihintoy rin yan. At posibleng pag bumalik ka, mabagal na yan. Kaya pahalagan mo lahat ng mga taong sumusuporta sa iyo. Mahal ka ng mga yan. Ito lang ang biling ko sa iyo. Pwede kang in time lumaki, sumikat at gumaling, pero bawal ang maging mayabang. Ha? Kasi hindi tayo dadating doon sa taas nang dahil sa kung hindi rin sa mga sumusuporta sa iyo. Lagi mong tatandaan yan. Kasi dati mayabang ako. Dati, as editor ako sa ABS-CBN, sobrang attitude ko. Kasi magaling akong editor eh. So pag nagkakangaraga na, lumalabas yung ugali kong hindi maganda. Nagiging leon ako sa mga ibang mga editors at kahit sa sino nakakatrabaho. Tapos meron akong isang kaibigan na editor din na mas magaling sa akin. Pero every time na nagkaroon na ng problema o nasa pressure na siya, sobrang kalmado siya at humble lang siya. Mabait siya. Sa kanya nagsalita yung pwede ka naman kasi magaling na hindi ka mayabang. Tinamaan ako doon. Noong time na narinig ko yun, sabi ko, gusto kong maging tulad niya. Na magaling, pero hindi mayabang. Hanggang ngayon. Hindi ko naman sinasabi na maging mabait ka. Bisa't pumalag ka kasi karapatan mo rin yan. Huwag kong hayaan na yung sarili mo ay gaganon-ganon lang. Palag ka sa mga oras na kailangan mong pumalag. Pero syempre, overall, maging mabait pa rin. Basta huwag kang yayabang ha. Oh. Pag ikaw yumabang, ako kalaban mo. Dapat basbasan mo na ako pagiging ano ko. Babasbasan na ka na? Oo. Oh. Sige, sundin mo lang ang aking sasabihin. Pasang kamay. Sa ngalan ng Hampas Loopers. Sa ngalan ng Hampas Loopers. Ikaw ay aking binabasbasan. Ikaw ay aking binabasbasan. Na maging isang ganap. Maging isang ganap na motovlogger. Hindi. Kinabukasan ay nagkaroon tayo ng pagkakataon ulit na babalikan ang bayan ng Quezon. Nakatabi ko lang ang napakagandang lugar na to. Lugar na napakadaming pwedeng i-offer sa lahat ng mga pwedeng pumunta at mamasyal dito. Puntahan natin. Parang... Ilang araw na ba tayo dito? Lima? Lima ko eh. Limang araw?
Saan mo ba ako dadalhin, bro? Sa isang tabing kalsada. Tabing kalsada para na si Kuya. Parang ilog-ilog ba tawag doon, Kuya? Sa ganun. Mayroon akong nakita dyan. Palagay ko makagugustuhan mo yan. Sige. Shampoo reveal, sabon reveal muna tayo. Alam niyo ba na si Borg first time ay isa lang ang ginagamit na panligo. Ito na yung shampoo ko. Ito na rin yung pangkatawan ko. Ang tawag dito ay, ano ba tawag dito? Pure White Body Wash na pwede siya pang buhok at pwede na rin pang katawan. Minimalist. Pero sobrang bango nito, bro. Sobrang bango. Ito yung shampoo na pinagdadamot ko. Sa kabila ng sobrang busy sa kaka-vlog at edit, minsan kailangan din nating mag-slow down at huminga-hinga ng konti. Ngayon ang pupuntahan natin is yung bayan ng Quezon. Pero dito lang namin nalaman na ang Quezon pala ang merong pinakamaraming kailugan dito sa Nueva Vizcaya. Si Jello, alam niya na to eh, napupuntahan niya to kasi mag-isa kasi more on ano siya eh, ilog, falls, may ilog, may request siya magpunta sa falls eh. Kaya nadaanan niyo to, marami siyang nakikita mga pwedeng liguan dito ng mga kailugan na pwede rin pagkampingan na talagang alam mo yun na at may nagsabi rin sa amin na local bro no, na ang Quezon pagdating pa lang sa falls 20 na falls ang meron sa bayan ng Quezon. Jello ang naka-assign sa kanyang channel na puntahan yung mga ganyan, yung mga lakarin. Trip niya kasi yung maglakad-lakad. Kahit nung mga panahon bro na magkasama kami dalawa ni Becoming Filipino Nicolas, di ba mahilig siya sa hiking? Nihiyaya ako mag-hiking sa matataas. Sabi ko, eh magkasama kami nagmotor. Sabi ko, akit ka na dun. Antayin na lang kita dito sa tinutuloy natin. Okay lang ako dito. Nagkakasakit kasi ako. Sobrang pagod ba? Ang kailugan. Meron pang tulay dito na bakal na pwede na rin tawiran mamaya. Ayan bro. Pwede tayo palang tumawid ng tulay eh, no? Pwede. Para doon na pagkababa, eh doon na mismo yung ilog. Oo. Pwede. Napakaganda naman ng lugar na to. Maalog-alog ah. Kung sasakyan, pababa, pwede sanang bumaba dito sa watod eh. Kaso pagkababa, medyo maputik, malalim, lulubog yung sasakyan natin. Magandang umaga po! Magandang umaga! Ligo? Pwede? Ah, sige. Ano po yan, Tay? Ah, pagkain? Ah, sige po. Uy, uy, uy! Ito, susunod akin. Oy. Pwede ako dun? Pwede ako? Hindi mo. Dinuturo sa akin ni Kuya ko saan ako pwedeng maligo at kung saan ka daw pwedeng ipatong yung tripod na aking camera. Makikiraan lang ako. Sumusunod talaga. Bro, may problema ba tayong dalawa? Makikiligo lang ako. Makikiligo lang ako ha. Ang agos na malamig na tubig na tumatangay ng lahat ng negatibo ko sa katawan.
actually hindi naman literal. Lahat ng to ay nasa isipan lang. Pero malaking epekto sa pagkatao. Ang sarap na matutunan ko ulit ang pagbibigay halaga sa kalikasan. Kalikasan na nagbibigay sa akin ng maayos na kaisipan. Hindi ko pinangihinayangan. Hindi ko rin pinagsisisihan. Ang pagtalikod sa magarang pamumuhay sa syudad. Sobrang pasasalamat ko sa biglaan kong pagpunta dito sa Nueva Vizcaya. Hindi naman planado to eh. Aksidente lang ako napadpad dito. Niwala sa hinagap ko na ito pala ang lugar na alam kong pwede na akong manirahan pang matagalan. Hindi ko alam kung kailan at kung hanggang kailan. Basta ang alam ko, dito ako nararapat. Ang mahalaga, nahanap ko na. Nahanap ko na kung saan talaga nababagay ang isang boy first time. Kita-kits tayo sa next vlog. Life is good tayo dito. Whoa-oh, you wanna do it again, you wanna do it again sometime. Whoa-oh, can I see you again, can I see you again sometime.